Hello guys, good morning at welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. So for today's video, nandito yung ating Bio Sporty. At ipapakita ko sa inyo. So kung nakikita nyo, marami ng gasgas yung ating front fender, no? So which is hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na sa mga Mio. Ayan, kasi nga medyo advanced yung kanilang front fender, which is una siyang tatama kaysa sa gulong. Or ayan. So hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng gasgas dito, no? At minsan magugulat na lang tayo kapag ka maglilinis tayo, meron na siyang gasgas. So for today's video, gagawa natin ng solusyon nito. Ayan, lalong-lalo na sa mga nagtitipid at walang pambili or pampalit ng front fender, no? Pero pwede naman tatakpan ng sticker na sa inyo naman kung anong discard yung gagawin nyo. Pero itong i-share ko is, ayan, napakamura, lalo-lalo na kapag hindi na kayang dalhin sa sticker or ano-ano mang tapal. Pero itong gagawin ko, napaka-astig, napaganda at mura. So, kayang-kaya nyo siyang gawin sa bahay ng kayo lang. So, ayan at hindi ko na patatagalin at umpisa na natin. So, ayan ang mga kakailangan nilang pala natin na materials is isang Bosni spray paint kulay black. So yan ang kulay black at isang electrical tape. So ganun lang ang gagawin na ang kailangan natin, no, para maumpisa natin itong ating tutorial. So kuha lang ako ng basahan. So ayan, ito na yung basahan ko at medyo binasa ako siya ng konti kasi nga lilinisin muna natin 'to bago natin siya tinturahan ng spray paint. So nasa sa inyo naman mga master, no, kung anong design yung gusto nyong gawin. Pero itong gagawin ko is so ayan, discard yung design ko na to. So pagkatapos nung punasan ng basa, punasan nyo rin ng tuyo. Then next, ayan, dahil kabilaan yung tutok natin, dahil kabilaan yung gasgas ng aking fender, so yung gagawin kong design, so siguro pag ano na lang, kunin ko muna yung electrical tape. Putulin natin. Ayan mga master, ta make sure na pantay yung pagkakalapat nyo ang electrical tape para hindi siya pangit tignan. So dagdagan ko ba siya ng isa para mayroon design yung ating fender. So tantayin nyo lang at ipantay nyo ng maigi. So ayan, basta yung guhit lang yung pantay. So ganyan lang yung gagawin natin. Ayan, at kunin natin yung basa. So syempre, takpan natin yung part nga na pwedeng tamaan ng electrical tape. I mean, spray paint. So i-tip ko lang sandali. Okay, at pwede na yan. So check natin maigi. Ayan at umpisa na natin. So sa pagpipintura mga master, huwag nyong itutok yung mismong spray. Ilayo nyo ng konti. Ayan, natatakpan din natin yung
ating mugs. Kasi nga kulay white yung ating mugs at baka madampian. So yan. Ayan at safety na yung ating mug. So pwede na natin siyang. So sa pagpipintura mga master, kung kaya nyong tirahin ng malayo, which is kasing sukat ng isang ruler, mas mainam. So ayan, sa unang dampi hindi naman kailangan na makapal agad. So patuwin lang natin ng ilang minuto or segundo. So ayan, kung makapansin nyo, kumbaga siya yung ating first coat. Ayan na ta, after ng ilang minutes ng pagpapatuyo, so pwede na natin siyang second coat. So layuan nyo pa rin. Ayan at hintayin ulit natin matuyo. So eto na mga master, last coating na natin, no? At patutuyuin na natin siya para matanggal na natin yung ating dinikit na electrical tape. So sa last coating, medyo dampi-dampian nyo na lang kasi yan ang pinaka final coat nyo eh, para magpantay lang yung pintura at hindi magbubbles. At yung layo nyo kailangan isang ruler. So ayan at patuyuin ko lang siya doon sa may araw para agad siyang matuyo. So ito na mga master, napatuyo ko na siya kanina sa araw ang mga ilang minuto. At mabilis lang naman matuyo itong ating spray paint. So pwede na natin siyang bakbakin ngayon. So unahin natin itong sa taas. Lang at ilapit ko lang. So ayan. So sa pagbabakbak medyo dahan-dahan lang para hindi masira yung linya natin. So ayan. Ayun at success yung ating punong pagtatanggal. The next naman is yung kabila. So ayan mga master, no. Napinturahan na natin siya, no. Natanggal na natin yung kanyang gasgas at the same time, meron siyang design. So kapag may ganitong lumagpas mga master, so ang gagawin niyo lang, kuha kayo ng basahan. Ayan, kuha lang kayo ng basahan at isausaw niyo sa gasolina. So gasolina niyo lang isausaw at ayan. So matatanggal na agad yan. So kung mga ganun-ganun lang nadampi, napakadali lang tanggalin. At nasa inyo na nga pala mga master, no, kung gusto nyo pandagdagan ng guhit para mas maganda. Ayan at hanggang dito na lang, no. So sana ayan. So sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.